kami sa bukid, mga kamangyan. Dahil nga ni ho, birthday nung pamangkin ko ay for the go. Umagang-umaga pa nga nila ang ho ay abalang-abala na kami. Dahil ngayon ho, ay medyo marami-rami yung alutuin namin. Naks, kala mo talaga. Bali, birthday ho kasi nung aking pamangkin, mga kamangyan. At siya ho ay 4 years old na. Grabe, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Huwis ho eh. At alam niyo ho, mga kamangyan, nung siya ipinanganak, yun din yung time na nag-vlog-vlog ho ako. Kaya kung ilang taon na ho siya, edi ganun din kung ilang taon na ho ako sa pag-vlog. Ay, sana all. Tapos diga ho sila itaga Marikina, dun sila nag-stay. Ay, sakto naman na umuwi sila dito sa Mindoro. Kaya ako aba, ay di ninahandaan. Maganda rin nung maganda ngayon dahil siyempre marami kaming katulong-tulong din eh. Eh di madali ding matatapos. Ang una ho pa ng alutuin namin ngayon ay kaldereta. Gawa ng yun ay madali-daling lutuin. Para rin mamaya kapag napagod na at may nagutom. O, ay di may aulamin. Hindi rin nung pala rin yung bonggang handaan ha. Baka ina-expect ninyo ay may palit yung nitkandiya, may pagayana ba. Hindi ho gayon. Pagkatapos kung ano yung hugasan yung karne, ay di ni naman ho sa labas, ay nagkasimula na rin ng magayat ng mga kailanganin ho sa pagluluto ng kaldereta. Ay alam niyo naman ho kapag mangandaan, hindi ho talaga nawawala yung kaldereta, apretada, menudo, mechado. Talaga malilito ako nung pagkaiba ng apat. Gawang pare-parehas ay. Pero sabi ko, sige, para hindi malito yung mga bisita, kailangan nating mamili na lang ng isa doon sa apat. Kunyari namili, pero ang totoo ay nagatipid lang talaga. Huy, bakit naman binukin? Bali, nasa 3 kilo lang ho pala yung karne na rin, mga kamangyan. Baka ina-expect ninyo ay nasa 20 kilo. Saba naman. Ayaw kasi ay pangulam nga nila ang kapag medyo nagutom yung mga nagaluto-luto. Diyan. Naks, mahal na mahal ko kayo. Huy. At sa mga bisitang gusto ng kaldereta, paunahan na lang kayo dahil ako unti ari. Halo, bakit naman nagpaunahan? Ay, direct nag-isa lang ako ng bawang at sibuyas, saka ko ho nilagay aring karne. At dahil nga niyo, medyo marami-rami pa yung alutuin kako habang inahintayaan, ay aintindihin ko naman ho yung alutuin namin na fried chicken. Siyempre ho, bata yung may birthday, tas may mga bata-bata pa rin din eh. Oy, baka gusto ng fried chicken. Oy, shit, ito na. Tas naikwento ko rin ho pala sa inyo, mga kamangyan. Diga ho, sabi ko sa inyo, hindi ho talaga kami yung palahanda kapag garneng may mga birthday-birthday. Nakakaranas din naman ho kami ng medyo marami-raming handa dati kapag mga piyesta, pero kapag mga birthday, parang medyo madalang. Kapag ho birthday, tapos may handa, ibig sabihin, matagal pala ang napaghandaan na yun ni nanay at saka ni tatay, napag-ipunan na. O kaya naman ay napangutang na, Rita. Ay, dati rin naman ho kasi, mga kamangyan, hindi man sobrang big deal yung mga utang-utang dahil nga ni ho yung mga tao. Magagaling din magbayad, mabibilis magbayad. Kaso nga nila ang ho sa panahon ngayon, ako ay pahirapan talaga maningil. Minsan ay galit pa yung mga asingilin, ay pasensya na kayo kung kami nakakaabala. Kasi rin, mga kamangyan, naalala ko, talaga yung natatawa na lang talaga kami kapag napapag-usapan namin din sa bahay. Siyempre, nautang-utang yan si nanay, si tatay. Kaso nga nila ang ho, minsan biglaan namang naniningil yung mga nagpa-utang. Grabe naman kayo. Kasi siyempre, walang maibayad yung si nanay. Sabi niya, di tinawag ako, nining-nining, sabi mo, wala ako. O, siyempre, ako ho yung naharap, ay wala ho din si nanay. Naku, talaga yung naranasan namin yung mga gayon, tapos si nanay nagtatago sa CR. Huy! At areho, naikwento ko na rin sa inyo, naranasan din namin yung hindi na kami napautang sa mga tindahan. Imagine nyo, 5 pisong mantika, kailangan pa namin utangin sa tindahan. Ay, naku, tunay ho yun, may mga time na walang-wala ho talaga kami. Yung asabihin mo pala ang na, ay, mautang daw ho ng ganito, ganyan. Tapos ang asabihin nung nagtatinda, ay, wala kaming tinda nun. Kahit naman kitang-kita ko na mayroon silang tinda. Kaya minsan kapag napapag-usapan namin, grabe, iba talaga kumilo si Lloyd. Kapag natiwala ka ho sa kanya, tapos yung tiwala na yun, sinamahan nyo rin ng kilos. Naku, iba, tapos minsan talaga mapapatanong ka na lang na, deserve ko ba to? Huy, napaka-OA. So, yun, sobrang dal-dal. Hindi naman alam kung anong mga nangyayari din sa handaan. So, ayun, balik na ho muna tayo at parang naiinip na yung isa ko pang pamangkin din. Are ho, ay kapatid nung may birthday. Grabe, ramdam mo na napakamasayahin yung bata. Huy! Bali din ho sa kaldereta, mga kamangyan, naglagay na ho ako ng tubig din at saka ho aring daon ng laurel. Naglagay na rin ho pala ako ng asindian, mga kamangyan, tapos tinawag ko ho si nanay para ilagay ho yung peanut butter at saka ho yung liver spread. Taray, may pa liver spread. At dahil nga niyo, napansin namin na parang mapupuno na agad yung parang maliit na tulyase. Kako ay ilipat na lang doon sa malaking tulyase. Gawa nang siyempre alagyan pa nga niya ng mga gulay-gulay, hindi na kasi siya. Hala, buti sakto yung pantakip, buti hindi maliit. Huy! Tawalan pa nga niyo kami din, mga kamangyan. Gawa nang kakakuha pala ang ho ng fried chicken. Aba, ay tingnan niyo naman ho yung mga kasamahan namin din. Aba, ay wari ko'y agang-aga inapagod na agad. Kaya ayan na talaga yung mga gutom na. Ay, pasensya na kayo. Ay, tingnan niyo naman ho, doon sa isang fried chicken ay nag-aagawan pa. Aba, ay parang mga pis-pis na nabahugan. Ay, aroy ah. At aran na ho, sobrang na-excite kami ngayon dahil magaluto rin ho kami nung tinuto. Grabe, ang tagal na rin ho mula nung nakatikim kami niya. Para mga bata pa kami, wala pa kami yung kaalam-alam sa mundo. Wala, napaka-uwi na. So ayan, bali nagsangag na nga ni ho pala si tatay ng munggo o balatong ho diyan. Balang agawin ho diyan ay apakasunog-sunugin. Yung as in talaga magakulay itim na. Madalas ho palang natitikman namin yung tinutong mga kamangyan ay doon sa simbahan. Yung mga kanta ko baga ng alay na bulaklak. Grabe, nakakamiss. Nakakamiss yung mga gayon. Gawa ng digaw ay may mga pamerienda yun. Tapos may pamigay pa ng mga candy. Ay, ang pamerienda na madalas doon, ayan nga ning tinutong. Tapos nakabalot pa sa plastic. O, tapos sasabi na, mag-ingat kayo at painit. O, ay, di arin na ho, mga kamangyan. Nung sunog na ho, aring balatong. Ayan na, hindi pagka itim-itim na. Bali, nilipat lang ho ni tatay sa bilao. Dahil nga ni ho, ang agawin pa diyan ay parang bagang apagulong-gulungan ng baso. O kaya naman ay ng bote. Yan daw ho, ay para mas lumabas yung aroma. Aroma. Ayan, bali, si nanay nini na nga nila ang ho yung nag-intindi diyan. At yan ang expert. Ay, sana all. At balit na ho pala tayo din sa kaldereta, mga
mga kamangyan, abay makakalimutan pa ay. Dahil nga ni ho paluto na are, di pwede nang ilagay yung mga gulay. Di nilagay ko na ho, aring patatas at saka ho carrots. Ay, for the go. Oh, Shala, meron na kaming balon dining malapit-lapit. Hindi na mahirapan si tatay magpakigib-igib doon pagkalayo-layo. So, ayan, nagigib na nga ni ho pala ako diyan dahil nga ni ho, ahugasan ko na yung malagkit at magagawa na rin ho ako noong gata para ho mamaya doon sa tinutong. At nga ho pala mga kamangyan, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo, pero alam nyo ga, aring si JC, yung may birthday ho ngayon, yan ho yung una namin pamangkin at unang apo ni na tatay. Sa totoo lang ho, yung kuya ko, tsaka si Ate Tintin, hirap talaga sila makabuo ng baby before. Kaya nung nabuo yan si JC, grabe, sobrang tuwan-tuwa naming lahat. At alam nyo, nasundan agad, grabe, nawili. Kwari ko'y mapapangatlohan pa mamayang gabi, huy. Tapos yan ho si JC, yan din ho yung pamangkin ko na napapagkamalan ho na anak ko raw, na nagapanggap lang daw ako na tiyahe, na tunay daw, ay anak ko daw talaga yaan. Grabe naman kayo, eh gusto nyo ga ako'y masampigan ni paring Jun, huy. Sa nanay nga pala ni JC. O sige na Ate Tintin, okay lang kung wallpaper mo ako nung ano, nung napagbuntis mo si JC. Uy, napaka-feeling! Kasi nga pala ho mga kamangyan, kapag garing magaluto ho kayo ng tinutong, kailangan ho talaga na may kasama din ho kayo din eh. Gawa ng kailangan ho ay tuloy-tuloy yung paghahalo, ay mga lay-ngalay din sa braso. Kaya nga niyo sabi ko, ay naku magtinutong tayo, o kailangan na magtinutong dahil maraming kalalakihan diyan. Para naman magamit-gamit yung mga masa niyo dyan. Ay, sana all! At umayos ko na nga niyo yung sagata mga kamangyan, ay bumalik ako sa inaluto namin kaldereta at nilagay ko na ho yung bell pepper at arehong green peas. Inaluhalo ko lang ho ng kaunti at malapit-lapit na talaga aring maluto. Tunay na. Tapos ayan, inabol ko nang ilagay diyan aring cheese. Ay, for the go. Oh, ay, di aret kumulo-kulo na. Yan, okay na yan. Dahil nga ni humalambot na yung karne, malambot na rin yung mga gulay, ayos na din yung lasa. Oh, sa wakas, natapos na rin, oh, yung iba namang alutuin. Aba, talaga yung nausad-usad eh. Ay, alutuin na ho namin yung tinutong. Dino sa malaking tulyase, nilagay na ho namin ni Ate Tintin, arehong gata. Kinuha ko na rin pala sa kubo, aring dinurog-durog ni Nanay Nini na munggo o balato. Tapos, oh, nilagay na namin din sa gata. Ay, for the go. Nung medyo nakulo-kulo na ho pala yung mga kamangyan, saka ko na nilagay arehong malagkit. Grabe, the best din talaga yung lasa na rin tinutong. Tapos yun nga, ninaamoy pala ang namin. Ang dami talagang nabalik na alaala. Alaala mo. Ay, bakit naman kumanta? May pakulot-kulot pa. May mga gayon ho pala talaga kung ano yung nakakain mo madalas ng bata ka pa. Tapos kapag natikman mo ulit ng matanda ka na, parang maaalala mo ulit. Alo, parang kailan na. So ayan, abalang-abala ho talaga yung mga tao din yung mga kamangyan. Grabe, nakakatuwa. Parang kasalan. Ba't naging kasalan? So din ho sa isang tabi, nag-aintindi na ho sila ng mga agamitin ho sa pagluluto ho ng sopas. Nagtulong-tulong na nga ni ho din si Ate Tintin, si Ate Shane, si Ate Maylin, si Ate Margie. Yan ho talaga yung nakakatuwa at nakakamiss kapag may handaan yung nagatulong-tulong kayo. Talagang makikita mo ang bayanihan. Bayanihan! Ayan, dahil may sopas, naalala ko na naman yung kwento ko sa inyo dati na nung bata pa ako, nung napunta kami dun sa handaan. Gustong-gusto ko talaga tikman yung sopas. Tapos ang nasabi ko dun sa lola ko, gusto ko yung ano, yung may dalawang butas. Tapos hirap na hirap yung si lola, anong may butas? Dahil nga ni ho, iamot na iamot na siya, hindi na nga ni ako maintindihan. Ay, kinuha na ako, hinila na ako, alin dyan, turuin. Tapos pagturo, ay yung sopas. Ay, tama man din, may dalawang butas, kayo naman. Kinuha ko na rin pala dito yung pinakuluan na chicken breast. Oh, chicken breast. Tapos yung pinakang sabaw pala diyan mga kamangyan, yung pinakapinagpakuluan, wag atapon dahil agamitin ng mamayayaan doon sa sopas. Siyempre, andyan ang mga natatagong lasa. Wow, lasa! Bali din yung pala sa tinutong mga kamangyan, ayan, si Kuya Laang mo pala yung tagahalo diyan. At naglagay na rin mo pala ako ng asukal para talagang manamis-namis. Kunti lang akong asukal, mga isang tub. Huy, sobrang dami! At saka na nga nila ako pala yung asukal na nilagay namin diyan mga kamangyan para hindi rin sobrang tabang, hindi rin naman sobrang tamis. Katamtaman lang, katamtaman! Ngayon naman, oh, nangalay yata si Kuya Bunjie kasi si Kuya Umpong naman yung nagahalo diyan. O, sabi ko sa inyo, yung mga muscle ng mga kalalakihan din eh, magagamit nyo yan. Naglagay na rin pala ako ng konting asin diyan mga kamangyan. Yan ang sekreto ha, para mas masarap. Huwag kayo maingay, atin-atin lang yun ha. At dahil nga nyo malapit na maluto yung mga handa mga kamangyan, aray si na Ate Tintin din eh, ay nagsimula na rin mag-decorate. Simpleng handaan lang naman ho aray mga kamangyan, kaya kako ay kaya na nila yaan. So hindi na ho kami nag-upa pa ng mga talagang nag-design-design ng mga gayang-gayan. Kako ang mahalaga ay tayo magkakasawa. Ay, sana all. Kaso nga nila ako ay wala si Julina din eh, at may OJT. Kita adala na lang ang handa diyan ha. Huy. Talaga na rin ho pala yung itlog ng pugo mga kamangyan, kaya kako ay pwede na rin balatan para mamaya ay diretso na pag nagluto ng sopas. Kaso nga nila ang ho, si Kim at saka si Kuya Umpong din eh, pumapak na lang pumapak. Ay, kada balat ay diretso sa bibig. Ay, aroy ah. Alam nyo, feeling ko, masarap itong handa dahil nga ni naka-off shoulder si nanay. Huy! Talaga naman si Maring Lourdes. At ay, may asim pa. Habang may inagawa nga ni ho sila diyan mga kamangyan, tinignan ko ulit yung naluto namin na tinutong kung anong lagay na baga. Dahil nga ni ho, aray malapit-lapit ng maluto, nilagay ko na ho yung unang gata. Yan ho yung pampakrimi dyan. Oh, pampakrimi! Grabe, kung nandito lang ho kayo mga kamangyan, sobrang bango ho niyan. Gawa ng mas nagpabango ho diyan yung sunog na balatong. Grabe, parang gusto ko na yung gawing pabango araw-araw. Huy, wag naman! At mamakuha na nga ni ho namin yung luto na gusto namin para din sa tinutong, ay tinawag ko na ho si Kim at saka si Kuya Umpong. Kako ay buhatin na are at dalhin doon sa kubo. Kako ay mabalik kayo din eh at kayo magaluto ng sopas dahil inubos nyo na yung nilagang pugo. Aray ah. So ayan, bali din ho sa tulyase mga kamangyan, naglagay na ho si Kim ng Star Margarine. Yan na ho yung gasilbing mantika. Tapos
dyan lang ako sa isang tabi si Kuya. Siya yung tagalagay Dian ng mga sangkap. Ay, sana all teamwork. So, nilagay na ho ni Kuya Dian yung bawang. Tapos, ayan, hinalo-halo lang ni Kim. Tsaka ho, sinunod ni Kuya ilagay Dian yung sibuyas. Maya-maya ho, ay sinunod na nang ilagay arihong hinimay-himay na chicken breast. So, naman. Dinamihan na rin ho talaga namin at yan din ho talaga yung pampasarap doon sa sopa. Sa sobrang dami, pwede mo nang ulamin. At dahil nga ni ho, aray sopa, syempre hindi mawawala yung makaroni. Talaga naman makukuro. Ayan, bali nalo-halo nga nila ho ni Kuya Umpong Dian. Kako ay mag-ingat. Pagkalaki-laki naman ang iyong panghalo ay pagkahaba-haba, kala may magaluto ng kalamay. Aray, ah. Ingatan kako at baka naman bumaliktad yung tulyase. Ay, sayang ang nakalaman. Naglagay na rin pala sila ng tubig Dian mga kamangyan at sabi namin ay dami-damihan at masarap talagang humigop ng mainit na sabaw. Yun naman. Maya-maya ho, ay dinaglagay na rin si Kuya Dian ng patis at saka ho ng paminta. Nung kumulo-kulo na, ay dinalagay na ho Dian yung carrots at saka ho yung repolyo. Yan ho talaga yung mga magabigay ng kulay Dian sa ating sofa. Sofas? Sofas! Ay, for the go! Nilagay na rin pala ni Kuya yung gatas Dian mga kamangyan at grabe, tingnan nyo naman yung kulay. Kapag ay ang manilaw-nilaw, talagang nakakatakamian. Nilagay na rin ho pala niya dyan yung Nestle cream. Wow, Nestle cream! Tapos nung nakulo-kulo na yan, syempre nilagay na yung hotdog. Yan ay hindi mawawala ha. Dati akunti lang yung mga inalagay na hotdog, kaya kami ay paunahan. At dahil nga niyo na ilagay na yung pugo, ibig sabihin nun ay paluto na yung sopas natin. Kaya ayan, at pinakuha ko na rin kay Kim at saka kay Kuya. Dali na rin sa kubo na tayo makakain na. Hi, for the go! At dahil nga niyo, birthday ni JC mga kamangyan, dumating na rin ho pala yung iba pang order ng mami at daddy niya. Next naman! Ay kung lahat ho kasi ay alutuin din sa bahay kubo, ay baka naman kami abuti na ng bukas. Abuti na kami ng dilim-dilim. At syempre dahil nga niyo, bata si JC, hindi mawawala yung hotdog na may marshmallow. Yan ang palatandaan kung mahal ka ng mga magulang mo dati. Huy! Yan yung inabanggit ko, yung dati, lagi ko natingnan yung picture ko nung bata pa ako. Birthday ko noon, tapos may handa ako na ganyan. Oh, proud na proud talaga ako noon, tas tuwan-tuwa. Tapos sasabihin sa akin, oh, ganyan kakamahal ng nanay at tatay mo, oh, may handa kang ganyan. Grabe, salamat po. Dahil nga niyo, tapos na rin yung ating mga niluto mga kamangyan. At syempre, apakita ko sa inyo ang finished product. Wow, finished product? Bale, ari ho yung tinutong at tingnan nyo naman kung gaano kadami. Kaya ho yung ganyan kadami dahil nga niyo, abenta ko pa mamaya sa labasan. Huy, bakit naman nagbenta? Nagpabili na nga niya rin ho kami kay tatay niyang parang foil na square-square Dian, yung parang tray. Para Dian alaga yung mga niluto namin. Para magmukhang in-order. Huy! Kasi alam nyo ka mga kamangyan kung bakit naganda pa rin kami din sa bahay kubo. Dahil nga niyo, ngayon, ang madalas talaga nangyayari yung na-order na lang sa labasan. Mas maganda din naman yun. Lalo na ho kung may budget kayo, ganyan. Kasi syempre, hindi na kayo mahihirapan sa pagluluto at syempre ho yung pagkatapos ng handaan at pagkarami-raming hugasin. Eh doon kapag nag-order kayo, tapos na. Walang hirap sa pagluluto, walang hirap sa paghugas ng mga malalaking tulyase, sa pag-iigi, pamimili ng mga samya. Pero syempre, iba pa rin talaga yung bonding kapag nagaluto kayo, yung magkakasama kayo, katulungan kayo Dian magluto. Grabe, naiiyak na ako, huy, si OA. So ayan, tinawag na nga niyo pala din si JC mga kamangyan. Happy birthday to you. So ayan, sabi pa nga niyo namin Dian, close your eyes dahil nga niyo, may surprise sa kanya yung kanyang mga magulang kasi gusto niya dati pa ng bike. Sobrang deserve din ho naman talaga ng batang yan dahil napakabait niya, napakagalang. Medyo matampuhin lang. Talaga pag nasigawan mo ng kaunti, pag napagalita mo, aba, magamukmuk na yan doon sa isang tabi. At yun ho, ay minana sa akin. Masa siya kayo? So ayan, ang napakahintay ng lahat. Kainan na. Ay, for the go. Kaya kung kayo mga kamangyan, medyo malapit-lapit ho din, ay parinin na. Sa mga magtatanong ho dyan kung pwede magdala ng plastic, sige na, pwede. Basta magbayad kayo ng 30. Hala, bakit naningil? Ginawang negosyo. Sakto rin ho mga kamangyan at gutom na rin ho talaga kami diyan. Kaya ayan, at tinawag ko na rin yung mga kasama ko. Kako ay kain na ho kami. So ayan ho mga kamangyan, nagsimula na ho pala kaming kumain diya. At kako nga, abay maganda rin naman palang tingnan eh kahit din sa kubo maghanda. Kahit hindi na umupa ng venue, abay pagkamahal-mahal ha kapag gayo. O ay din eh, maaliwalas. O kahit saan kayo diyan magkakakain. Pwede pa mag-video okay din eh at wala masyadong bahay. Kaso nga nila, hindi kami nakapagrenta ng video okay. Dahil parang wala naman sa pamilya namin ang marunong kumanta. Huy! Tapos alam niyo ho mga kamangyan, na-realize ko, matanda na rin pala talaga ako. Kasi yung may mga garning birthday ng mga bata, wala ka na talagang ibang wish kundi lumaki siya na may takot sa Diyos, magalang, mabuting anak, mabuting tao. Kasi yun talaga yung pinaka maipagmamalaki mo. Dumating na rin ho pala yung iba naming bisita mga kamangyan. Aran naman ho ay mga taga Dinila ang sa amin. Alam ka namang dumayo pa yung mga taga abroad. Ayan, grabe nakakatuwa. Na-enjoy ho talaga namin yung paghahanda din. At mare ko kahit walang birthday ay maghanda kami din. At syempre ho, kapag garning handaan, hindi talaga mawawala ang mga sharon ko na ito. Balutin mo ako. Oh, hindi na ho kayo nahirapan diyan. Talaga kami naghanda na ng plastic. Ayan na ho talaga yung tradisyon na natin. O syempre pag uwi mo, pare kayo may daladala. Hindi yung ikaw lang ang busog kayo naman. So ayan ho mga kamangyan, dahil nga ni super nag-enjoy kami ngayon. Ayan, mamimili pa rin ho kami ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at sharing video, no? O asya, hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y magabalot-balot din. Bye-bye, love you.